Thursday nga pala ngayon, at kapag Thursday, ito po yung schedule namin sa pamamalengke. May napanood nga pala akong video na nag-viral sa Facebook. Sa Korea ata yun, o di kaya sa Japan. Sa tuwing namamalengke kami, dumadaan talaga kami dito sa 7-Eleven. Minsan kasi late na kaming umuwi, dahil nga marami kaming magkakasama na namamalengke, talagang time-consuming siya. Bali, sa isang linggo nga pala mga katoto, isang beses lamang kaming nakakalabas. Gawa nga na nasa bukid kami at wala po kaming sasakyan. Mahirap talagang makagala dito kapag walang sasakyan. Hoping and manifesting na sana this year ay makakuha ko ng lisensya at sarili kong sasakyan. At ito na nga mga katoto, nakapasok na tayo dito sa loob at agad kong hinanap itong una nating kukunin. Bale, yung presyo niya mga katoto nasa Hakuyin lang plus tax siguro nasa 150 yen. At dahil nga wala akong ideya doon sa napanood kong viral video kung ano yung binuhos doon sa loob ng ice cubes, ito na lang yung kinuha ko. Hakuyin lang din ito mga katoto. At para naman doon sa pang toppings natin, taray, ito na nga yung nakuha ko, itong ice cream. At ayun na nga mga katoto, nagbayad na ako dito sa counter. Bali, ikaw mismo yung magbabayad dito sa kanila. Hindi ko nga mabasa kung ano yung mga nakasulat, basta may okay yan, pinindot ko na lang. At ito na nga, kinuha ko na yung sukli ko. Bali, yung resibo dyan, iniwan ko na lang. Excited na ako at may konting kaba dahil hindi ko alam kung ano ang magiging outcome ng video na to. Pero kapag mag-fail man, edi patuloy pa rin. Parang sa buhay lang din. Kapag nag-fail ka, katapusan na ng mundo. Abay, hindi lang dyan natatapos at umiikot ang buhay mo. Magpatuloy ka pa rin at gawin mong lesson ang mga failure mo. At dahil nga nauuhaw ako, minumuna ako ng kaunti at yung sobra binuhos ko na dito sa may baso. Ito nga pala yung una natin kinuha kanina 7-Eleven. Bali, yung laman niyan ay mga yellow. At para sa last part mga katoto, ito na, kinuha ko na yung ice cream. Pinilit ko nga palang matanggal itong nasa ibabaw. Mukha na akong tanga dito kasi yung napanood ko sa video kasi ang dali lang matanggal nung puti. Nakalimutan ko nga pala na sa freezer ko to kinuha kaya matigas pa. At dahil nakating-kati na ako na gusto kong makita kung ano yung resulta nito, ginat-ngat ko na lang kahit matigas pa siya at sobrang lamig. Siguro nasa mga apat lang nakagat yung ginawa ko dahil sobrang sakit sa ngipin. Late ko na nga palang na-realize na pwede nga pala itong i-defrost para madali lang mahulog doon sa mga yelo. At dahil nga sobrang inis ko, ayan na nga, kinain ko na lang ng tuluyan yung iba. Bumili rin ako kanina ng fried chicken na nilagay lang nila sa stick. Yun yung kinain ko kanina sa loob ng Koroma. At ito na nga yung outcome mga katoto, nakita nyo naman. Ito yung kanina rock ice glass. At yung ginatngat ko kanina na ice cream, nilagay ko na dyan sa loob. At dahil nga hindi ako nakapag-video ng maayos kanina dahil umaandar yung sasakyan, ito na nga, nandito tayo sa loob ng sasakyan. Nag-stopover muna kami dito sa Binimaro. Isa ito sa mga sikat na pamilihan dito sa Japan. At yun nga, naubusan na nga pala ng coke, kaya nilagyan ko ulit. At sa mga basher dyan, unahan ko na kayo. Kinagat ko yung straw, pero ako lang din naman yung iinom dyan. At dahil nga hindi ko naubos kanina itong ice cream ko, ayan nga, binuhos ko na dahil nag-defrost na siya. Tingin nyo naman mga katoto, super satisfying naman yung pagkahulog ng puti. Char. Dahil nga kanina, hirap na hirap akong matanggal itong puti dahil sobrang tigas. Ewan ko lang sa iba ha kung bakit tinatapon nila itong cone. Pero sa akin, sobrang sarap nito. Lalo na doon sa pinakailalim na part ng cone. Sobrang sarap doon kasi nga merong something doon na hindi ko ma-explain. Ninanamnam ko muna itong ininom ko kung ano ba talaga yung lasa. Pero shucks, wala talaga akong malasahan. Uminom ako ulit, pero wala talagang lasa. Pati yung lasa ng coke, nawala na rin. Ewan ko ba, siguro mas nangibabaw lang talaga yung pagmamahal ko sa'yo. Cherry. Pinakapaborito ko talaga sa ice cream na nakalagay sa cone ay itong mismong cone niya dahil meron pa sa loob at itong sa last part. Pero itong nabili ko, bakit? Bakit hindi man lang umabot yung cream doon sa dulo? Oh my God. Naisahan ako doon.